Hello? Hello? Narinig ba ako mga lod? Live na ba ako? Wala kong live na ako. Live na ba tayo? Live man tayo ay magandang araw sa inyong lahat mga lod. Ito nga pa lang yung Kuya Rai. So, meron lang akong i-share. Hindi nung mama sa main. Dahil napakainit na labas. Muna tayo sa loob ng bahay. Dito tayo. Pag ano, aral tayo. Ng mga bagong kaalaman. Tungkol sa technical analysis, ano? So, mga, ito po ay, ay lahat ng mga sasabihin ko dito ay tungkol lang sa trading for a professionals living. Yan, ni Dr. Alexander Elder. So, based lang po dyan yung aking mga sasabihin tungkol dito. Ito po, at ito po ay hindi financial advice, no? So, ano nga baka tayo maan pala dito, mga kasuhan. Ito po ay, ano lamang, disclaimer yun. Disclaimer, this is not a financial advice. So, ayun. Or para ano lamang po ito, for educational purposes only. Okay ba ang ating sound? Hindi ko makontrol yung sounds ko eh. Echo, ah, hinaan ko lang ang echo. Kaya malakas pala yung echo. Oo, for ano lang to ha? For educational purposes only lang to. Kinokontrol ko kung masyado malakas ang echo o ano. Yan, okay na ba yan? Hello, check? Nagki-feedback ba? Wala naman. Yeah, may feedback kasi. May feedback kasi ito, ayan. Hinaan ko lang yung ano ng ating cellphone, ayan. So, sa mga makakapanood dito ay magandang araw sa inyong lahat, no? Ako nga pala si Kuya Rai. So, gusto ko lang pong i-share itong ating natutunan sa pagte-trade, no? So, at the same time, for documentation pa na rin po kasi ito. So, kailangan po kasi, sabi ni Dr. Elder, meron po tayong documentation, ano. So, ang ginagawa ko, ganito na lang gagawin ko, ira-record ko, di ba? Pero ang ginagawa ko ay inilalive ko. Ganun din naman eh, mag-save din siya kasi tamad ako eh. Ano? Tamad akong tao, mga lods. So, nag-iisip tayo ng paraan paano kumita ng mas mabilis. So, ito ang naisip ko, trading for a living. So, ang kailangan mo lang dito ay talaga ay mahabang pasensya. Yan ang aking natutunan dito. So, kailangan number one dito kung gusto matuto. May nga, meron tayong patience. Diba? So, yun nga pala. Ano bang gagawin ko? Teka lang ha. So, ito live account to mga lods ha. So, ito nga kasi aking for documentation. Meron po tayong ibang account. Pero ano na yun? For private na natin yun. So, ngayon meron na tayo. Nakita nyo ba mga lods? Lalive natin to kasi documentation. Pareho lang naman yung trade ko nito sa isang account. Sa Coins PH. Sa Coins Pro. Isa lang din po ang setup ko doon. Kaya, okay lang. Ito na lang gagamitin ko for documentation. So, naisip ko, lagyan din natin ng puhunan, mga lods. So, ito na ang puhunan natin ngayon, mga lods. Tumataginting na $300. O, diba? May $300 sa tayo. Ayos ba tayo dyan? Kita nyo. Yan po, live account dyan, mga lods, ha? Baka sabihin nyo, charot lang to. So, yun nga. Gusto ko lang pong ulit-ulit ako for documentation ko lang din to. Kasi yun ang turo ni Dr. Elder. Ano? Dapat meron tayong documentation. Kung wala kang documentation, ang sabi niya, para ka lang nagsusugal. So, dapat meron tayong records. Keeping records is ano daw? Ano ba yun? Basta, importante mag-record. Yun, wala nang pakeme-keme. So, shout out sa inyong lahat. Mga, sana may matutunan kayo. So, let's go! Ito nga mga lods, sabi ko nga kahapon ay i-update natin to everyday, no? Si Solana. Sol USDT. So, si Sol USDT, kung mapapansin nyo, ayan, meron tayong position. Oy, $65 na yung ating kinita kay Sol USDT, di ba? Nakita nyo ba? Hindi sa nag-reflex tayo, ha? Pero, ganun na rin, mga lods, di ba? So, kailangan kasi confident ka sa trades mo. So, at least ito, mamamanage ko talaga kung paano mong pag-trade, ano? So, yun nga.
Nalimutan ko pala yung camera, mga lods. Pasensya na, susunod talaga, may camera na. Hindi ko ma-set up tong ating camera. So, para lang tayo nagpa-podcast ngayon, mga lods. No? Podcast lang. Pero, ano lang to, trip-trip lang. Ito na lang basta ang ating recording. Kaya nga, mga lods. Ulitin ko, this is parang kay galing kay Trading for a Living. Psychology, trading tactics, and money management, no? So, yeah, lahat yan ay matututunan mo sa librong to. Kung gusto mo magbasa niyan, i-PM mo lang ako, mga lods. I-comment ko lang dito, sisendan ko kayo ng PDF file. May share ko sa inyo. Kasi nakuha ko lang din naman ng libro yun, eh, di ba? Para lang ako nakapulot ng isang, ano, nakapulot ako ng isang libro na, ano, ayun pala, na napakaraming matututunan tungkol sa financial, sa pagtitrade. Ayun nga. So, ito, technical analysis, mga lods, ano? Ito ang tinuro ni Dr. Elder, yung trading tactics. Diba? Nandun ako eh, trading tactics. So, ito nga. So, bali, ang ginawa natin, mga lods, kung bakit ako bumili. Una muna, share ko sa inyo, bakit ba ako bumili dito? Bumili ako kasi, ano, unang-una, at sabi niya sa libro, kung the weekly trend is up, so, gagamitin ka ng mga, ito, tawag dito ay trend following indicator, ha? Ang tawag dito ay MACD, mga idol. So, sa mga gustong, sa hindi pa nakakalam, ito po ay MACD, no, mga lods. Ito ang MACD na naka-normal, normal ratio lang po yan, MACD. So, yan po ang ating binagong basihan kung ano po ang trend ng market ngayon, mga lods. So, sabi sa libro ni Dr. Elder, mga idol, no? Ang trend ngayon ay uptrend na. Kasi, paano ko nasabi? Dahil sa ano na to. Yan. Yan, kita niyo yung cursor ko. Yan. Huwag niyong i-base muna itong likod, itong last na to. Kasi ito, magiging ngayong week pa lang to eh. So, alisin muna natin yan, mga lods. Paano natin gagawin? Yan! O, sinagad ko na. So, paano nasabi kong uptrend, mga lods, dahil itong histogram ng MACD, ayan, kita nyo yung last 2 weeks ago, 1 and 2. Okay, babalik. 1, 2. Diba? So, napansin nyo, logic lang yan, diba? Pataas lang yan eh. O, alam mo, sabi mo pa ba yan? Pataas yan. So, 2 weeks ago, nagkaroon ng reversal ng mark and trend, mga idol. Yan ang aking, ano, napansin. So, nung nalaman ko na ganyan, nung pagtingin ko sa chart na to, ha, ay agad-agad akong tumingin sa volume niya, mga lods. Kasi gusto ko may volume. Ha? Number one yung may volume, mga lods. Kung mapansin mo, ang Sol ay pangatlo sa may pinakamalaking volume, mga idol. Pangatlo siya. Meron siyang $842 million. Ewan kung ba, basta million, ayan, volume. Pangatlo siya dun sa Big 2. Sa Bitcoin at Ethereum. Ha? Bibihira yan. May sumusunod sa kanya. Ayan. So, ito yung napansin ko sa kanya, mga lods. So, ngayon, up na siya ng 4%. Diba? From, ano yan? From, siguro ngayong araw, nag-up na siya ng 4%. So, ito yung chart niya. Diba? So, yun yan, napansin ko, may volume. Aba, teka. Napaisip ako kasi sabi ni Dr. Elder, importante eh, yung may volume. Tumitingin sa volume. Diba? Meron pa siyang sinabi doon eh. Nalimutan ko eh. Pero, ang pagkakaintindi ko ay, kapag maraming volume ng isang ganyan, napakalaki. Asahan mo, psychology ng tao, kasi psychology nga eh. Ha? Ito, sabi niya lang yan ah. Hindi ko naman sinasabi nagmama-asim ako dito, nagmamagaling. Ito ay nasa libro niya, psychology. Yung psychology na yan, kasi ang chart is a window to a mass psychology, to mass psychology. Ha? Gets nyo? Ha? Teka, chat natin. Yan. Chart is a window to mass psychology. Yan! Chart is a window to mass psychology. Nakakailang minuto na ba tayo? Paano mo malalaman? Nakakailang minuto ka na. 10 minutes! 10 minutes pa lang tayo nagla-live. Siguro mga 30 minutes, ano? Bibilisan lang natin to, mga lods. Kasi medyo may gagawin din tayo. So, parang ngayon, documentation lang. Susunod na natin pag-aasap. Ayun nga lang. Anyway, chart is a window to mass psychology, mga lods, ha? Yan ay sinabi lang din yan ni Dr. Elder.
Hindi naman sa, hindi ko naman sasabihin niya, kung hindi ko alam yan eh. Diba? Yan ay tinuro lang niya sa librong niya. Sinusunod ko lang kasi kailangan marunong tayong pumalaw sa rules niya. So yun ang rules niya, mga laws ang sabi niya. Ang chart, yan, chart na yan. Yan, tawag yan, chart. Ito, chart. Alam niyo naman yan, diba? Mga idol. Ano naman kayo, logic lang yan. Chart yan, tawag yan, chart. Yan chart daw na yan, yan daw ay sumasalamin, ha? Sumasalamin sa mass psychology, sa psikolohiya ng nakararaming tao, tama ba? Ng mga tao, o yun, ganun. Yan ang, ano, ibig sabihin ng chart. So, kaya, yun nga, napansin ko, maraming volume, malaki ang volume, ibig sabihin, maraming tao ang interesado sa Solana. Ano, tama ba ako? Mali ba ako? Sabi niyo ako, mali ako, okay lang. I-correct me if I'm wrong, ha? Uy, yun ang masasabi ko. So, mas is, ano, chart is a window nga daw, ito mas psychology, sabi yun sa libro na to. So, thank you sa'yo, Alexander Elder, dahil nabasa ko to, natagpuan ko ang librong to. Ito lang pala ang sa tingin ko magiging sagot sa akin lahat ng mga katanungan ko. So, gusto ko lang i-share, mga lords, dahil ito, ito-documentation na natin kung paano tayo lumipad, ha, mga lords. Ang nakikita ko kasi, mga idol, hala, saan ba ni Arrow? Yung Arrow, diyan ang punta niyan eh. Papakit niya na ganyan, mga lords. Ha? Hindi ako sa, ano, nagmamarunong, pero ito ang aking, ano, ito ang aking, sa natutunan ko, diyan ang punta niyan. Paano ba gumawa ng buhay? Yan, siguro pag ganang ganan, bago siya umakit sa taas. Yan, yan lang aking masasabi yan, ha? Hindi ko naman sinabi na, ano agad. Pero syempre, ano pa yan? Ay, may ano yan, may time. May time yan, hindi yan basta mangyayari agad, mga idol. Diba? Mangyayari yan, maaaring, so kung ngayon ay, kung ngayon ay, ito, may oras din ito, may March, kung ngayon ay March 4, ha? Ay, March 8 pala. Diyo nga eh. Hindi kasi ano to, yung isang candle, o susaklop yung March 4 sa candle na to, sa weekly chart na to. So, gets nyo? Kasi naku-weekly chart ako, mga lods, ha? So, bakit ako nag-weekly chart? Kasi yun yung sabi ni Dr. Alex L. Dal, ano yan? Puti. Yun ang sabi ni Dr. Alexander Elder. Mag-base lang tayo sa weekly chart. Wala nang iba. Huwag ka mag-i-intraday. Hindi tayo, ano. Yan, mag-i-intraday ka. Ang ingay niyan. Malito-lito ka dyan, mga lods. Sabog ang lugaw dyan. Sabog ang luga mo dyan sa intraday. Tanga na, sinubukan ko na yan, mga lods. Nag-i-intraday ako bago pa lang natututututo. Talaga naman, malaki ang nasunog. Sunog na sunog. Ano ako, nalulong para ka nagsusugal. So ngayon, dahil nga natutunan ko ang Dr. Alexander, talaga nakita ko na ito ay napakaganda. Eto na, i-share ko sa inyo. Hindi ako mapapahiya dito, mga lods. Yan ang gusto kong i-emphasize. Ha? Hindi ako mapapahiya dito. Ito ay sure na sure. Basta sundin mo lang yung rules. Ha? Just, yun din, isa rin yung ano yun, dapat marunong tayong sumunod sa rules. May rules kasi yung trade ni Dr. Elder. Dapat susundin mo yun. Hindi pwede hindi mo siya susundin. Pag gumawa ka ng sarili mo at hinaluan mo ng ibang technique, ay ewan ko, sabog ang ano mo, account mo. Sigurado yan, mga lods, maniwala kayo. Ilang beses na sumabog ang account ko. Pero sa tingin ko ngayon, this is it. The moment to shine, mga lods. Dapat confident din tayo, mga lods. So, ayan yan, mga lods. So, anyways, mahaba tayo, mahaba. Medyo dumadaldal. Kasi, nga, pasensya na, mga lods. Ha? Limitado lang yung oras natin. Hanggang ano lang tayo, hanggang 30 minutes. O, ayan, nakakailang minuto na ako. Chine-check ko kasi yung aking, ano, 15 minutes na, nakaka 15 minutes tayo. So, anyways, maraming salamat muna sa inyo lahat, mga nakikinig at mga taga-subaybay. So, anyways, ayun na. Weekly chart, weekly trend is up. So, ano gagawin mo? If the weekly trend is up, ang sabi ni Dr. Elder, you should buy and hold. Huh? Weekly trend up. If weekly trend is up, you should buy and hold. Yan, sabi niya. You should buy and hold. So yan ang susundin ko ngayon, mga lods.
Hindi ako nagpapa-apekto sa papalit-palit na presyo, mga idol. Alam nyo ba yan? Nakakaluko rin yan eh. Nasubukan ko na yan. Na-experience ko na yan, mga lords. Yung lagi ka nakatingin dyan sa presyo na yan. Sa, yan, yung kinikita mo. PNL. PNL kasi tawag dyan, mga lords. Profit and loss. Chuba-chuba. Basta ganon. So, pag dyan ka magbe-base at hindi mo susundin yung rules mo, hindi mo susundin, hindi ka magpa-follow sa rule, wala, mapag-iiwanan. Alam mo? So, yun nga, mga lords. Kasi nga, ang trend kasi, hindi naman isang diretso lang, mga lords. Hindi yan isang diretso na katulad yan. Hindi, para siyang ganire, mga lords. Ayan. Ano ba yan? Lumayo ko nga. Lumayo ka man sa akin. At ako'y iyong limutin. So, yan, napakanta na tayo, mga lords. Ganito ang trend, mga lords. Ayan, paikot-ikot, taas-baba. Dati akala ko ganyan ang trend, isang diretso. Hindi. Yan ay ganyan, pa-sigsag-sigsag, talagang parang roller coaster ride, parang nasa roller coaster. Ang sabi nga ni Dr. Elder dito ay, parang kang nasa roller coaster, emotional roller coaster ride. Ha? Yan yung sabi sa libro ni Dr. Elder, wala nang iba. Mapapakinggan mo yan, mababasa mo pag nandiyan, pag sinan mo yan, sa mga nakaka-ano. Yun daw ang ano, yun ang pagte-trade. Para siyang emotional roller coaster ride. Ano? So at the same time, para ka rin nag-buy and sell dito. Yun, buy and sell naman talaga. Ang problema, pinag-aaralan mo dito yung chart. No? So binabasa mo yung psychology ng tao at gagamitin mo yun para sa iyo, para kumita ka. Diba? Para malaman mo kung kailan ka magbibenta, kailan ka magbibili. Ha? Ganon. So nag-guess niya. Anyways, balik tayo. Ayan, lumalayo na naman tayo. Ang time check, meron na tayong 17 minutes. 17 minutes na, mga lods. Ayan, may nauubos na yung oras natin, mga lods. Talagang 30 minutes na ang ating nilaan ngayon. So, yun nga. If the weekly trend is up, ang sabi ni Dr. Elder, you should buy and hold. Ha? Paano ko nasabing weekly trend is up? Ayan, weekly trend is up. Yan ang aking basihan. So, tama ako, mga lords, nung bumili ako, kailan ba ako bumili? Pakita ko sa inyo nung daily. Sa daily tayo bumili, yun tayo napasok. Yan, ang dami kong bumili. O, tatlo yung buy order ko. 1, 2, 3. No? No? Kita nyo, mga lords. 1, 2, 3. Tapos yung unang bili ko, ayan, nabenta ko na siya. Tapos bumili ulit ako. Ayan. Basta lahat may mga bilyan yung mga buy orders. Ito yung mga bagong buy orders ko. Kasi lumabas na ako dito eh. Nabinenta ko na dito nung March 1. Yan, March 1. March 1 yan, nag-SE, sell. So, pinalipas ko ng mga ilang araw. Ito, nakabili na naman ako dito nung March 4. At nung March 5, bumili ulit ako. Yan. Tapos nung March 6, yan, medyo nagkaroon ng ano, ng paggalaw, malupitan. Kung mahina-hina ang kalooban mo dyan, ang utak ko kukuti mo, ay sigurado, sasabog na naman ang iyong account. So dahil nga marunong na tayo sa money management, trading psychology, money management, so na-manage ko, mga lords, hindi tayo na-stop out kasi ang nasa isip kong stop loss nito dito sa ilalim na to. Yan, sa 97. So ganun talaga, kailangan lakasan ng loob eh, mag-risk ka, risk. Take the risk or lose the chance, sabi nga, ganun ba? So anyways, ganun nangyari. Ayun na nga, nagtaas na siya, mga lods, ni-rejection. Nagkaroon ng rejection nung araw na to. Kailan to? Nung March 6, ha? Nagkaroon siya ng tail, mahabang tail na yan, ha? So, yan, isa rin, nung nangyari yan, ako'y tuwan-tuwa, mga lods, ha? Tuwan-tuwa dahil napatunayan ko ang uptrend ito. At the same time, paano ako nagkaroon ng buy order? Ito, mga lods. Ito yung tinatawag ni Dr. Elder na tawag ito, EFI. Ayan, EFI. Ang EFI ay isa rin yung indicator na siya ang gumawa. Ayan, Elder's Force Index. So, sa mga susunod na lang na araw natin yan i-explain, mga lords. Ano? So, yan ipapaliwanag sa inyo paano gamitin. So, yun nga. Nagkaroon tayo ng buy orders. At ngayon, naka-hold tayo, mga lords. Ha? Naka-hold. Wala akong gagawin kundi mag-hold. Mga idol, ayan o, ito yung stop loss ko, hindi siya na-hit o. Ito yung dati ko pang ginawa to eh. Itong, basta ayan. Hindi siya, ano. Natumugma yung aking, ano, ito yun o, yan o, yan o. Diyan ko talaga yung nilagay eh. Yan o, yung else na yan.
buti na lang siya hanggang doon lang. Hindi na ni-reject siya nung ano, nung EMA, 13 EMA, yung line na to. Yung 13 EMA, yung ginawa din niya ni Dr. Elder, mga lods, ano. So, for your information lang. So, yun nga, mga lods, sa ngayon nga ay naka-hold tayo, mga lods. No? So, sa mga susunod na video, mga lods, marami pa akong gustong i-share sa inyo. No? So, sa ngayon, meron tayong 20 minutes. So, 10 minutes na lang po ang lalabi. So, konting chika-chikahan na lang tayo, mga lods. So, yun nga, sa ngayon ay up na tayo ng $70. Uy, magkano na ngayon niya kung $70? Kung isa-sell ko na ngayon. 70 times 55. Oh, may 3,800 na ako. Kung ibibenta ko siya ngayon. Diba? Pero why sell? Ang sabi nga ni Dr. Elder, may isa pa siyang sinabi. But why sell? Sabi niya, if the trend is up. Ano eh, mali. Sorry. If the weekly trend is up, you should buy and hold. Sabi niya. Sabi naman din niya, then why sell if the trend is up? And how high is high? So, gets niyo? So, bakit mo ibibenta kung ang trend ay pataas? So, ibig sabihin, pataas nga yung trend eh, ba't mo ibibenta? Dapat ang alamin natin, how high is high. So, dyan papasok yung mga divergence, yung mga bearish divergence, ano? So, yan. Sa mga susunod natin niya na video, itatakil, mga lods. So, sa ngayon, nakagawa na ako ng documentation. Maraming salamat sa inyo lahat. Pakikinig ninyo. So, sa ngayon, tayo nakahold pa din. So, hindi ko alam kung kailan maaabot ang target natin, mga lods. Hindi ko alam kung kailan marireach yan, 250 target na yan. So, kung sakaling marireach yan, ng 250 target na yan, eh, meron tayong position ito. 250, tignan natin kung gano'ng magkano yung nakikita. $800, mga lods, pag narireach yan. 800 times 55. May 44,000 ka, mga lods. 44,000 pesos. Kung yan ay marireach natin yung 250. No? So, yun nga, sinasabi sa inyo, hindi ito basta-basta isang akyatan lang. Ano? Ito ay maaaring maging ganyan. Yan, parang pasigsag-sigsag. Or, pwede naman kung para sa swerte, eh, bigla na lang lumipad yan, parang Shiba Inu, tsaka Dogecoin, di ba? Alam niyo yan, sa mga nakikripto, shoutout sa inyo. So, hanggang dito lang mga lods, maraming salamat sa inyong panonood. Mga lods, puputulin ko muna ang ating balitaktakan, mga idol. See you sa mga susunod pang ganito, podcast. Wala, naging podcast, ano eh, no? So, dinocumentation ko lang to, mga lods. So, ang gagawin ko pala ay, nalimutan ko. So, papakita ko na rin yung ginagawa ko. So, ayan. Tapos, i-print screen ko siya. Pin-print screen ko na, mga idol. Tapos, isa-save ko. Kasi, ganyan ang ating pag-documentation. Ano pangalan nun? Magagawa tayo ng bago. Tol. 0308-2024. So, ayan, mga lods. Sinesave ko yung, pinicturean ko kasi yan, ginawan ko ng, ano, basta pinicturean ko, nilagay ko sa paint, sinave ko, para may babalikan ako kung kailan, ma-reach yung target natin, yung profit. Target profit, excuse me po. So yan, hanggang dito na lang mga lods, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Ryan, The Crypto. Si Kuya Crypto. Ang talagang gusto kong tawag pangalan ay ano. Si, meron pala akong ano, sa Facebook page, Crypto Nero. Hanapin nyo na lang po. Kaso wala, hindi ko masyado ina-update yun eh. Nagsisine-save ko lang. Siguro ngayon, dito ko na lang isa-save lahat ng mga documentation ko eh. Isa-save ko, tapos ginagawang ko ng video. No? Ganun na lang gagawin ko at the same para at least napapanood, may mga ka-share. So, makikishare sa mga gusto kong ano, pwede po i-share to yung ating video na to para marami naman siyang maabot, no? May baka may gusto matuto. Ayan. So, ngayon, meron na tayong $300, mga lods, ha? Magkano yung 300? Maliit pa lang yan. Basta 300, huwag mo nang anuhin. Yan ang, huwag tayo mag-base sa pera, mga lods, sa puhunan. Mag-base tayo. Ang sabi ni Dr. Elder, yan, base pa tayo. Focus on trading right. If you trade right, money will follow.
Ha? Yun ang sabi niya, mga lod. So, nung una dati, tingin ako ng tingin sa ganito eh, kung magkano nakinikita ko. Mali pala yun, kasi ganun, maano ka, maaanin ka, mga lods. So, mag-focus lang tayo sa trading, mga lods. Dito lang tayo focus sa chart. O sa system, ha? Focus lang sa system. Parang, basta focus sa system, diba? Parang iba rin yung profession. Kung yung mga doktor ay focus sila sa pag-o-opera, ganun din daw ang pag-trade. Focus din tayo sa trading, ano? So, yun, marami pa ako susunod na natin pag-usapan ng mga ganyan. Okay, kailangan na po natin umalis. Maraming salamat sa inyo. God bless you, mga idol. And good luck po. And happy... Happy. Basta, happy. Paldo-paldo pag nangyari to. So, maraming salamat. God bless you. And good vibes lang. Always, mga idol. Bye-bye. See you bukas. I-update ko kayo bukas. Bye!